Manager ni Fillipus, masama ang loob. Round 6 at deduction lang ang pinanalo ni Casimero. Ito ang pag-usapan natin. Pero bago ang lahat, pag-subscribe po ng channel ko. Huwag niyo na rin kalimutan na click ng notification bell para lagi kayong una sa balita. Yo, Quadro Alas Street Channel Champion, please subscribe ninyo Pros TV. So ano pa hinihintay nyo? Mag-subscribe na! Let's go! Babagan na laban ang aasahan. Balita sa mga pambato na isasayang. Pasabog na video, lahat yan nandito. Ninyo Pros TV ang iyong paborito. Pag-usapan nga po natin mga kaboxing, panibagong banat naman ang manager ni Fillipus ng Hitumbua na si Nestor Tobias. Sa post nito sa kanyang FB page, sinabi niya na hanggang ngayon ay hindi pa din ito makapaniwala na natalo si Fillipus sa laban nito kay Casimero. At nagulat nga daw ang lahat ng nasa arena kasama ng mga Pilipino na ganun ang naging resulta ng laban ni Casimero at ni Fillipus. Ayon pa sa kanya na konting rounds lang daw ang pinanalo ni Casimero at makikita daw na nangingibabaw ang nakuhang maraming rounds ni Fillipus. Maliban lang daw sa round 6 kung saan ay na-knockdown ni Casimero si Energy at ang referee naman daw na si Danrex ay nakakagulat ang pagbawas ng puntos para sa kanya. Kaya ginawa yon para makasigurado na si Fillipus ay mawala ng tsansa ng manalo dahil sa kasamaang pala daw ay ang referee na kinuha ay mismong Pilipino. Kung ang neutral na referee daw ang kinuha ay hindi daw magbabawas ng puntos. Dagdag pa nga ng promoter, lumipad sila ng Pilipinas para lumaban at manalo. Pero sa kasamaang palad ay nabigo sila na alam ng mga manonood ang tunay na nanalo sa laban at ang pinakamahusay na boksingero. Sa dalawa, biglang natalo na lang dahil lang doon, nakakalungkot para sa kanila. Sabi pa nga ng promoter na alam ni Casimero na siya ay tinalo ng boksingero na alam niyang mas magaling pa kaysa sa kanya. Lubos naman na pinagmamalaki ng promoter ang performance ni Fillipus dahil ang kinalaban niya ay isang 3 division world champion at ginawa pa ito sa balwarte ni Casimero. Magandang gabi daw yon sa lahat dahil isang world class boxing ang natunghayan ng mga manonood sa laban. At dapat ipagmalaki ng kanyang alaga na si Energy Boy. Tutungo daw sila sa Amerika para subukang makahanap ng kalaban doon at makalaban si Fillipus sa unang pagkakataon sa Amerika. Samantalang sa post naman ni Quadro Alas sa FB page nito ay sinabi niya na, "Uy, binugbog lang ako, nag number 1 na, ha ha ha. Humihinga ka pa ba? Mga boss, huwag na kayong mag-react sa tayo na yon. Puro lang paninira ang alam noon. Na alam nyo na siguro kung sino ang tinutukoy nito at pinapatamaan. Hanggang dito na lang muna ang ating balita. Dito na lang ang aking boxing news report. Babu!